yung nag-charge siya every month. Very siyang ganun. Yung nag-auto-deduct siya every month. So, meron siyang subscription. Pwede ka rin magbenta ng gift certificate. Pwede ka rin tumanggap ng payment through email. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo kailangan ng website. Pwede nagbenta ka through email, tapos sabi ng friend mo, oh, bibiliin ko yan, and can you bill me through PayPal? Pwede ka rin mag-bill through email. Yan yung tinatawag nating feature na request money. Re-request ka ng money from the person. And then, pwede mo rin siyang gamitin as an additional payment option. So, for example, si PayPal din pala, meron siyang sariling shopping cart. So, kaya yung mga nag-start na merchant, pag ayaw nilang bumili ng software ng shopping cart, ayaw pa-develop, ginagamit niya yung shopping cart ni PayPal. So, secure na rin siya. So, kung gusto kong gumawa ng buy now button, i-click ko lang yung buy now. Hindi makita ko. Kapikit ang camera. So let's say, meron akong training na mag-start sa April 15. So pwede ko siyang gawa ng PayPal button dito. So I can call it pwedeng subscription. Kung halimbawa nag-charge ako every month, lalo na kung sabihin sa akin, pwede mo mag-join pero installment. So kung gusto ko installment, pwede ko siyang gamitin subscription. So, let's say ito, buy now siya. So, lalagay ko lang yung amount. So, let's say yung amount na lang is 8,000. Ipili lang ako ng currency. Dollar, dollar. Kung kailangan ko ng multiple prices, pwede ako mag-indicate sa multiple prices if I want to indicate currency. Pwede rin ako maglagay ng customized text appearance. I can also use my own button if I want to. I could also add a text field. Yung text field, yun yung nakalagay sa taas ng buy now button. So, alibaba, pwede ko sabihin na kung meron akong shipping, I can indicate a specific amount. Now, what I would typically suggest to merchants, yung markup nila should be enough para pwede siya magkaroon ng fixed shipping cost. So, halimbawa, ang fixed shipping cost ko is 50 pesos. I know na kapag nag-deliver ako sa Davao, it's gonna be more than 50 pesos. Kukunin ko na lang siya dun sa aking price. Although, of course, pwede mo pa rin naman siya mas i-adjust further. At kung nagbabayad ka ng tax, pwede ka mag-add ng tax rate. 10%, 10%, depende kung ano, backable ka o hindi. Pwede kang gumamit ng secure merchant ID o gagamitin mo yung email address mo. Kung marami kang items, pwede kang maglagay ng track inventory. So sa track inventory, pwede mong sabihin kung gano'ng karami yung stock para huwag siyang mag-uusin. So i-indicate mo lang siya dyan. Pwede ka rin mag-track ng profit and losses kung gusto mo by just indicating the price as well. So marami kang pwede i-activate na feature sa inyong site na pwede nyo gagamitin kung magpipaypal kayo. You can also put in, do you want to let your customer change order quantities? Yung gusto nila magpalit ng units, pwede mong indicate dyan. If you need your customer shipping address, you can get their shipping address. If you want that after their purchase, they should go to a website, pwede mong ilagay dyan. Pwede mong ilagay yung link. So, kung ano naman yung magawa nyo, pwede kang maglagay ng special instruction. So, halimbawa, if I want to take the customer to our URL when they finish or when they cancel, pwede ko ilagay dyan. Yan, kiklik ko lang yung create button.
i-save ngayon. Tapos pwede ko siyang i-edit or i-modify later on kung gusto ko. So nakasave na lang siya. Ay, paliraw yung aking flat shipping. Pag may nagpabayad sa Digital Filipino, dyan siya dumadaan. No?
Ano pa yung pwede niyang gawin? Yung subscription, nagiging problem lang sa subscription kapag yung nagbabayad sa'yo, bigla na wala ng pera on the third month. Pwedeng talo ka na. At saka marami kang pwedeng bilhin online na hindi mo mabili kasi wala kang PayPal. Bibili ka ng domain name. I buy my domain name through GoDaddy. PayPal ang ginagamit kong pambayad sa kanya. Web hosting, PayPal din ang ginagamit kong pambayad. So, parami kayong magagamit, marami kayong magagawa kung may PayPal account kayo. Pero kailangan panatandaan nyo ha, huwag na huwag yung gagamitin yung PayPal nyo sa illegal na pamaraan at hindi siya papagamit sa iba. Why? No. Ano yung illegal? Magbenta ka ng mga may copyright infringement o kaya hindi ka mag-deliver o kaya nag-set up ka ng underground server. Meron akong relative before, yun ang racket niya. Magawa siya ng Ragnarok server. Tapos, di ba pwede kang bumili ng items para gumanda yung character mo, di ba? And then all of a sudden, yung may mga bumili ng items, nag-complain. Talo ka sa dispute resolution, talo ka sa dispute nun, kasi digital yung product. Wala kang panalo. Hindi magpapadonate ka ng $100, tapos lalagyan mo ng ganitong items. Wala kang panalo doon. So, ano nangyari? Sa dahil sunod-sunod yung complaint, tinerminate yung PayPal niya. It took him 6 years to have another PayPal account. Nag-blacklist siya ng 5 years. Kaya huwag na huwag niyong itetake for granted ang Google account niyo. Huwag niyo rin itetake for granted ang PayPal account niyo. Because the moment you get blacklisted, 5 taon ang hihintayin mo bago pa ulit magkaroon.